Sir, yun nga po si Joel Reyes po ay bumalik na po. Sumuko siya. Sa NBI. Ano na po sir mangyayari dun sa kanya pong kaso? Eh, di pa personal namin ang prosecution. Mm-hmm. Hindi kasi, hindi naman pwede ituloy yan pag wala siya. Opa. Sir, may na-report po ba sa inyo kung ano po yung sinabi niya? Bakit po siya sumuko? Ano po ba yung... Wala pa. Ang alam ko lang, nagkasakit siya. Na-confine siya sa ospital. At the whole time actually na hindi pa ina-announce yan, he was already under hospital confinement. Mm-hmm. Tsaka may nakabantay na sa kanya. Mm-hmm. Na NBI. So sir, it was just a matter of time? Ganun po ba? Talagang ano yan eh. Maybe he's sick. Baka may sakit yung tao. Kaya, yan na, siguro. He wants to make his peace. Sir, Alice Guo, may update na po ba tayo? Wala pa. Ang inintay natin, syempre, yung mga investigations na ginagawa tungkol sa background niya. Yung sinasabi kasi ni Senator Lacson, pinapersonal namin yan dati pa. Okay. We were aware that there's more to it than meets the eye. So, meron talaga, sir, siyang... Kumbaga may mga lumalapit para sa kanya. Hindi, malalim siya eh. Malalim ang kanyang laro eh. And very sophisticated ang laro niya. Maybe she's just extremely talented. Pero hindi siya ordinary felon eh. Malalim siya. Sir, gano'ng kalaking pera yung gumagalaw para lang protektahan siya? Would you have an idea, sir? I have no idea, but I guess it would be in the billions. Marami siyang support eh. Talagang, ewan ko kung saan ang gagaling yan. Sir, ito naman, baka lang, no? Kasi yun yung napag-uusapan ni Senator Lacson na may lumalapit. Sir, dito po ba sa Department of Justice, sa inyo may lumalapit po ba? May nakipag-areglo, may pumoporma, may nagpaparamdam? Walang ano eh, hindi yan nature ko eh. Wala naman, tsaka kilala ako ng tao, wala makakalapit sa akin. Kaya. I will not honor any of these things. Sir, si Mario Jr., baka sama pa? Kasi parang nakatakbo na ata siya last year. Originally kasama siya? Kasama yan, alam ko sa kaso. Oh, pero hindi ko kasi inabutan yan eh. It's an old case already. But of course, we're talking about the murder of an environmentalist. Ang pinatay rito, yung talagang dumidepensa sa kalikasan. Kaya hindi natin nililimutan na mahalaga ang kasong to. Para naman maging ano naman tayo, tahimik sa ating mga kalooban na hindi ito pinababayaan ng gobyerno. Sir, meron din pong lumabas na resolution on trafficking and kidnapping. Doon naman po sa dalawang biktima na Chinese. Sa Pogo din po ito, sa Porac. Ang kakasuhan po ay dalawa din pong Chinese na managers. Ano pong ibig sabihin nito? Ano pong pinapa... Hindi, nagdala sila ng ano eh. Yung organized crime nila lumipat dito. Nagdala ng lagim. Kaya nga, yan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills tsaka itong criminal ano eh. Yung criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Remember, wala pa tayo sa investigation ng mass grave sa Pampanga. Yan ay undertake pa natin. Sir, gano'ng kaseryoso po ninyo itetake itong mga allegations na baka nga may mga inilibing din doon? Seryoso tayo dyan. It's a very serious matter that we cannot take for granted. Ano yan eh? The fact that proven na yung existing gravesite, it will not be a surprise to us kung mayroon pa ibang ginawang ganyan. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.